Hello mga guys, good evening sa inyong lahat. Ito tayo ngayon, magtuturta tayo ng itlog. So una natin gagawin ay ang ihanda ng kawali. Tapos may oil na siya. Yan, ito ang ating mga sangkap, egg, tamatim, tomato, sibuyas, onions, onion leaves, dahon ng ano ng jirgia, ito yung bell pepper, then mainit na ang kawali. Unahin natin nilawin ang nalagay ang tomato. Pag nagtuturta tayo, ayan. Para maluluto siya na maayos at malambot ang kamatis. Ayan. Pag medyo malambot na ng kaunti, ilalagay na natin ang sibuyas. Kung alin yung matigas, ilayunahin natin. Ayan. Sibuyas. So, pag malambot na yan, ilalagay na natin ang ilalagay na natin yung bell pepper. Yan. Simpleng luto lang to mga guys. Pag wala tayong sakto lang sa or nagda-diet ka, tapos kung gusto mo nang iulam sa tinapay, yan, ganun lang. Hindi kailangan maging malata yan. So ilalagay na natin yung girgir. Ayan. Ang dahon ng girgir, yung mga walang girgir dyan, ito ang girgir natin. Ayan. Diba? Ganun ang tamang pagtuturta. Para lasang-lasang, sarap. Tapos, ilalagay na natin ang egg. Babatihin muna natin. Huwag niyo kalimutan lagyan ng asin. Dito na lang sa egg. 2 pieces na egg lang to. Ayoko lang maraming egg. Tama na yung 2. Kasi, konti lang naman ang gulay natin. So, babatihin natin mabuti. Ayan. Ayan, tapos ilalagay na natin yung egg. Ayan. Perfect. Diba? So, pwede nyo yun ihalo-halo or gusto nyo naman na hindi ihalo. Parang ano lang siya. Torta or ayan. Ganon. Ganon magluto ng torta. Tapos, ilalagay na natin ang dahon ng sibuyas. Dahon ng sibuyas yan. Yan, may dahon kayong sibuyas. Lalagyan nyo.
para masarap. Okay, okay na yan. Patayin na natin mga guys. Makamalata. So, ready to eat na. Ayan. Yummy, yummy. Wait lang, parang may tao. Kumakatok sa pintuan. Wala naman. So, tingnan natin uli ang ating yummy. Kasi, kung ikaw lang naman nag-iisa, ayan. Diba, yummy, yummy. Tapos, mag-iinit na tayo ng kubos na tinapay. Ilang kunin natin. Yun ang ating kubos. Ating kubos, bawo. Wait lang ay mag-arrange muna tayo ng pinggan. Wait lang, ay sus, madilim. Kunin natin ang sindi. Sisindihan natin ang kalam. Bakit kasi napatay? Namatay siya. Ay. Giatay. Diyan ka muna. Disturbo sa ating trabaho. Ayan. Ano nangyari? Ayan, mag-iinit tayo ng kubos. Dito lang sa kalang. Ganun lang ang mag-iinit ng kubos. Dito sa Saudi Arabia. Ganito ang buhay ng UFW. Mga Inday. Mga Inday, mga Nunoy, mga Tuto, mga kapitbahay. Arae, ang init. Ika lang po. Ayan, sunog konti ang ating kubos. Diba? Ngayon, isasaw-saw lang natin yan sa kubos. Kasi, yan lang ang ating pagkain. Ito ang ating plato. Ayan, medyo okay na ang kubos. Mainit na siya. Natin sa plato. Tapos, ukuha tayo ng talagyanan na ng torta. Torta daw ito. Tortang egg. With girgir. And tomato. Diba? Yummy, yummy mga guys. Ito lang, buhay ka na dito sa Amerika. Ito lang, buhay ka na sa mundo. Ayan, share ko lang sa inyo kung paano gumawa rin ng iba-ibang style kasi yung pagtutorta eh. Hindi lang egg. Ayan. Yummy, yummy, diba? Kayo lang naman mag-isang kumain. Kasiyang-kasiya nyo na yung dalawang itlog. Tapos, isang bread. Yung ganun, yung kubos. Mayroon naman kayo ibang dinapay dyan. Pwede rin. So, gagawa tayo na juice. Hindi, kape. Juice. Ang gagawin natin ngayon. Bugasan muna natin ang tasa. Basta marami ang trabaho ng lola nyo. Ganito talaga ang buhay sa Amerika, sa Saudi. Ayan.
Sunquick Fresh Juice. Para ano, masustansya. Don't put sugar mga guys, kasi matamis na ito. So sweet na yung mga inday. Very sweet. Ayan o. Diba? Fresh na fresh. Kasi fresh na ang lola nyo. Hi, yummy, yummy. So, let's eating na tayo, mga friendship. Let's go. Ready to eat na ito ating ano, pagkain. Usod-usod muna kayo doon, mga tinapay. Ako'y kakain. I'm so hungry. Hungry. Dinner time. Let's eat, mga friendship. Dinner time. Ayan. Diba? Tapos, ano, maghanap tayo rito ng ano, white cheese. Maghanap tayo ng white cheese. Bitter milk. Yogurt. Ayan. Usog-usog lang konti. So, let's eating na. Yummy, yummy. Ating mga ating pagkain. Hindi na ako magpakita ng fish. Kasi ano, haggard ang mukha natin ngayon. Haggard siya. Ayan. Ito na ang ating egg. Yummy ba? So, let's eat na tayo, mga friendship. Very delicious. Yummy, yummy. Yum, yum, yum. Huwag niyo masyadong ilata. Para manatili siyang fresh. Yummy. So, ito ang kubos natin. Ito ang ating, ano, white egg. White cheese. Naging white egg tuloy. Yummy. Alam niyo ba na ganito lang ang buhay sa abroad? Egg. Yung iba nga, wala talagang makain. Dito naman sa amin, sa amo ko, sa boss, medyo impakta itong babae. Ano ba yun? Ang lalaki, mabait lang siya. Ano niya? Ano mayroon dyan ka, kumain ka. Ituring mo itong bahay na parang bahay mo. Ganyan. Pero dito kasi hindi nawawala ng tinapay. Ayan o. Oh. Ayan, kubos. Ang pinakapandis tinapay na dito, kubos. Saka ako, nagluluto ako talaga ng pagkain ko. Nagdinula ako ng manok. Diba? Nagtanim nga ako ng ano, ng dahon na malunggay, diba? Sa mga ibang vlogs ko, nakikita nyo. Kasi tayong mga Pinoy, iba talaga ang pagkain natin. Sa pagkain nila. Kumbaga, hinahanap-hanap talaga natin yung lasa. At saka, yung sustansya ba ng mga pagkain? Oo, masustansya rin yung mga pagkain nila dito. Kaso lang,
iba kasi yung style nila sa pagluluto. At iba rin yung style natin sa pagluluto. Kaya ganun. Kanya-kanyang style yan. Ano lang, Arabic style sa atin. Panlasang Pinoy. Mga ganun. Tapos kung nagda-diet kayo, pwede na rin ito. Hindi na nga diet to eh. Kasi isang kubos, ano to? Malakas din ang carbohydrates niya. Sa may cholesterol din yan kasi nilalagyan nila yan ng mantika eh. Ng Z. Tawag nila sa mantika, Z. Saka konting asukal, konting yes, wala itong baking soda, yes lang ang nilalagay nila sa pagluluto ng kubos. Asin, konti-konti lang naman ang nilalagay nila dito. Hindi naman masyadong marami. Kayang-kaya iluto. Basta may lutuan. Madali lang naman siya iluto. Alsahin mo lang ang tinapay, ang arena. Mix-mix mo lang lahat yung sangkap, tikunti-kunti. Tapos imamasa mo. Magkayari mong imasa, paalsahin mo siya. Pag naalsa na, siguro mga 10 minutes lang. Basta umalsa na siya. Umuha ka lang ng katamtaman, bilog-bilogin mo siya. Pagka bilog-bilog mo, tansyahin mo lang gaano kalaki yung gagawin mo. Magkabilog na, ilalagay mo na sa set aside mo muna. Mamaya, pag naalsa uli, saka mo ngayon imasa yung ibig kong masa yung paggulungin ba? Palapad-laparin mo na. Ipuporn mo na siya na parang kubos. Na parang kubos. Kubos nga. Ah, ganun. Yummy, mga friends. Yummy. Talagang mabubusog ka dito kasi tinapay ba naman? Yung kanin kasi dito, minsanan lang. Paghapon. Minsan nga, wala pa talaga eh. Kasi, hindi talaga sila yan mahilig sa kanin. Tinapay lang talaga yung ginagawa nila, yung arena ba? Paggulong-gulungin lang. Yung ganun. Kaya, tatagal-tagal ko na dito, natuto na rin ako kumain ng tinapay. Masasanay ka din eh. Bandang huli, masasanay din tayo. Sa una ka lang mahumsik-humsik. Siguro after 3 months, mawala na rin yung humsik mo. Noong una nga ako eh, kasi first time ko rin magtrabaho. Sabi ng babae, linisin mo to, tupiin mo to, lampasuhin mo to. Tapos madami ka pang trabaho, labahan mo to, hugasan mo tong mga pinggan, walisin mo tong sa labas, tupiin mo tong mga damit ng mga bata, at saka ng mga damit ko, at saka yung damit ng baba. Siyempre, first time mo, binigyan ka agad ng maraming trabaho, ano isipin mo? Sabihin mo kaya sa sarili mo, my God, kaya ko kaya ito? Mas parang gusto ko na umuwi. Ay, parang ganun, gusto mo nang umiyak-iyak ka ngayon. Kasi isang araw ka palang pinaglampaso ka na talaga ng sahig, oh. Pinamasa.
juice ko po, tawagin mo ngayon ang juice kasi ang dami talagang trabaho. Kailangan mo talaga tibay ng dibdib sa tuhod. Tapos isang araw ka pa lang, parang pakiramdam mo, uwi-uwi ka na. Hanggang 3 months yun, ganyan yung isip mo eh. Pag nakapasa ka na doon after 3 months, matatag ka na. Kasi yung trabaho na yun, kung ano yung trabaho mo ngayon, paulit-ulit-ulit lang yun. Hindi na yun mapapalitan. Yun na lang yung trabaho mo araw-araw. Ganun na lang din, paulit-ulit. Diba nakakasawa din mga guys? Bilang mo, paulit-ulit na lang yun. Halimbawa, parang ako, nabigla na lang ako, inabot na ako ng 2 taon, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, 6 na taon, 7 taon. Oh, mag-8 taon na. Kasi kung busy ka na sa trabaho mo, hindi mo na alam yung oras eh, at saka araw, sige ka lang trabaho. Tapos ang pahinga mo lang ngayon, tulog sa kain. Kasi wala ka ngang day off eh. Ngayon, ang mangyayari sa'yo niyan, close kayo ng sarili mo. Kasi siya lang ang kausap mo eh, yung sarili mo. Pag nagagalit ka, nakakatawa tayo, no? Pag nagagalit tayo, yung sarili lang natin, nakausap natin. Sasabihin mo doon, sa sarili mo, itong babae na ito, makautos, akala mo sagad, wagas, akala mo wala nang bukas, mga ganun, di ba? Parang akala mo wala nang bukas, sa susunod na araw, wala na. Ano, linis doon, linis dito, parang hindi kanya patitigilin. Lalo na pag may bisita, di ba? Oh, hugas doon, hugas dito, linis doon, putik doon, putik dito. Mga bata, talaga naman mo ang pakialam yan. Kalat doon, kalat dito. Mapanira pa yung mga yun. Lalo na yung mga batang babae. Naku! Mga bruha yun. Kasi kung mga bata pa lang sila, dinidisiplina na sila. Paglaki nila, di madala nila yun. Kaso, iba yung disiplina nila kasi dito eh. Kisa sa ating mga Pilipino. Sa kanila, kubi-kubi lang, puro lang kubi. Kubi-kubi. Saka kali. O, di ba? Kubi, kali, kubi, kali. Pero pag ako talaga, hindi na talaga nakatiis. Talagang kurot, kurot talaga sa singit. May authority naman yun sa lalaki. Saka sa mga nakakatandang kapatid. Yung babae, hindi papayag yan. Na ganun-ganunin mo yung anak niya. Pero pag ang lalaki ng salita, susunod din siya. Ang problema lang naman dito, ang mga babaeng bruha. Wala sa ayos, wala sa sarili. Hindi ba sila napapansin na para silang may mga lamat na sa utak? Minsan nakatulala. Minsan naman yung kamay nila, hinahatnyat nila. Tapos cellphone na lang silang cellphone. Nagtataka ka naman, sino ba ang kausap nila? Diba? Ay, mahilang kausap. Aha, naubos ko na tuloy. Pag habang umakain, nagkwintuhan. Masarap daw yun. Diretso ang kain, diba? Kaya ganun. Diretso ang kain natin ngayon. Yan ang sinasabi nila nga. Close na tayo. Close na kayo ng sarili mo. Kasi lagi kayo nag-uusap.
naging best friend kayo ngayon. Kasi kayo lang magkakampi eh. Kayong dalawa, nag-uusap kayong na parang baliw. Minsan nagbaliw-baliwan. Pag may sakit naman, dinodoktor mo ang sarili mo. Bibili ka ng gamot. Pag hindi mo alam, babasahin mo. Punta ka ng Google. Para saan yun? Mga ganun, di ba? Paano uminom? Paano inumin? Ano yung dosage nun? Para saan? Ano ang epekto sa katawan mo? Mga ganun. Karamdaman nyo rin. Kailangan, pag isang araw pa lang na inuubot sipon ka, kasi tabi sa mga kumakain, birahan mo na agad ng antibiotic. Isang araw. Isang araw lang na. Kasi ang virus ngayon, hindi ano eh, ordinary. Nakabakya na siya o nakamachine. High-tech na pala. Sorry. Ang mga virus ngayon, guys, high-tech na rin yung mga ginagamit nila. Kasi, meron mo isang araw pa lang, talagang feeling mo mamamatay ka na. Oh, tirahin mo na agad ng antibiotic yun. Pagkayari nun, 500 milligram. Moxicillin, ha? Pakiramdaman mo ang sarili mo. Siyempre, kung depende sa sakit mo, inuman mo yan ng once a day or two times a day. Ayan. Sinabukasan, wala na. Wala na yung virus sa katawan mo kasi sinabayan mo siya eh. Bawal nga yun sa totoo lang kasi tubig-tubig mo na. Pero iba na kasi talaga. Yan ang nasabi ko sa inyo. Iba na. High-tech na rin sila. Kaya kailangan antibiotic na kasi sa doktor 3 days ka pa bago ka mag-antibiotic eh. O obserbahan mo muna. Eh, hindi mo na kailangan obserbahan. Mamamatay ka na eh. Kung ilang araw ka na inuubo, sinisipon, ay lalagnatin ka na noon hanggang sa mag-grabe-grabe ka na. Dadalhin ka na sa ospital. Yun, mga ganun. Alam nyo kasi, inom tayo lang ng ano, tubig na marami. 8 glass a day lang. Ganun lang, tama lang yun. Kasi ang init-init din sa, ano, bansang Arabiano. Biruin mo, umaabot ng 100 degrees Celsius. Minsan, 90. Pinakamababa na yung 45. Oh, asan ka noon? Diba? Perting inita yun. Kaya nga, baliktad yung araw nila. Ginagawa nilang gabi. Ang araw ginagawang gabi. Kasi nga, sobrang init, hindi sila pwede mo lumabas. Kaya huwag na kayo manibago. Kailangan, masanay ka na talaga dito sa ibang bansa na ganito ang buhay, o, oh, diba? O, oh, ayan na lang ang natirang tinapay. Sa isang piraso. O, oh, kayo, paano kayo kumain ng kubos? Pwede ka lang, kasi sayang, mayroon pa palang ano tawag dito, yung egg, white cheese, o, oh, sayang. Oh, medyo maabot na ako ng 30 minutes. So, thank you mga guys. Thanks for watching. Paki-subscribe at paki-like na lang ng channel ko mga guys. Parang awa nyo na, beke naman. Para dumami naman yung ano ko. Yung like ko at saka was hours ko. Naku, nakakaawa talaga. Ilang buwan na ako, naghihintay, wala pa rin. Kasi ano lang ako eh, busy talaga masyado sa trabaho. Patay-patay ang trabaho natin. Lalo na, punta na naman ng Ramadan, Ramadan na naman. Wala tigil ang kain, sambusa. Ala sige, kolesterol yon, sobra. Puro mantika, preto doon, preto dito. Karni doon, karni dito, oh. Diba? Kolesterol. Paano ka mag-diet noon? Sa sunod na, ano ko, gagawa ako ng ano, ng vlog ko, yung ano,
yung atsara para sa Ramadan. Tsaka yung mga kamatis ba, kung paano gagawin na hindi masira. Iba-vlogs ko yun sa sunod na vlogs ko. Gagawa ako nun. Mapaalam na mga sisters. See you next videos. Bye. Nasarapan ba kayo sa kwento ko o sa kain ko? Pasensya na kayo, ha? Babay na. Asalam, asalam. Magugas na ako ng pinggan. See you next time. Mwa, mwa, mwa. Chup, chup, chup. Bye, mga guys. See you. God bless us all. Alhamdulillah, kasi nayari na kumain. Thanks for watching.